Sa mga na-curious, gaano na kaya-kayahaman si Tony Gonzaga? According to the internet, she is worth $6.5 million. Or pasok na siya sa mga celebrities na, sa Pinas na merong 500 million and above na earning capacity. So, matatandaan na estimation lang to due to Privacy Act, hindi na pwedeng i-disclose kung magkano talaga yung kinikita niya. Maaaring higher or lower ang possible net worth ni Tony Gonzaga, but there is without a doubt na super yaman na talaga niya and super powerful na talaga niya. Even so today. So, nagsimula siya na nag-endorse ng Pepsi and then naging VJ din siya. Then later on, alam nga natin yung mga recent niya ng mga advertisements which includes PLDT Fiber Home, Colgate, Lactum 3 Plus, Red Ribbon, and Nature Springs. Gustong-gusto ng mga advertisers si Tony Gonzaga because highly bankable talaga siya. All of her films have earned 60 up to 513 million pesos. So, hindi naman maitatanggi talaga na malaki talaga ang kikitain mo kapag si Tony Gonzaga ay part ng iyong film. At ngayon nga, even today, part na siya ng AMBS or All TV na meron ng around 300 cable operators na connected with them. There is an ongoing rumor nga na ang talent fee niya daw is already at 500 million pesos. So, ako naman, hindi naman nakapagtataka na abutin niya tong ganitong success. Given na meron siyang 7.7 million followers on Instagram and another 6 million something na nagsusupport sa kanya sa kanyang Tony Talks. At ang average number ng nanonood kay Tony Gonzaga tuwing may i-interview siya is around 3 million views. So, super trending siya lagi na tuloy-tuloy actually ang kanyang success because people like the way she speaks. Magaling siya, very supreme siya when it comes to hosting, very classy, very selected ang kanyang wardrobe. Talagang pinag-iisipan ang brand ni Tony Gonzaga kung paano siya mag-a-appear sa mga tao. And bukod pa doon, very secretive actually si Tony Gonzaga sa mga donations niya. According to Direk Olive Lamasa, noong 2021, maraming nawalan ng trabaho sa ABS-CBN due sa effects ng pandemic at kung ano-ano pang mga issues. She silently donated her talent fee. So, hindi naman niya pinag-usapan yon. Yung ibang tao pa talaga ang nag-broadcast. And yung recent nga na interview niya pa kay Herlene Budol, binigyan niya rin ng entire kinita nga nung vlog kay Herlene Budol ulit. So, I'm sure na mas marami pa siyang secretly na tinulungan si Tony Gonzalez.